Mind blowing videos. Halos tapos ng semester. Actually last day na ngayon ng pasok. Pero bago matapos yung mga klase ko, yung exams ko ngayong araw, merong mga estudyante na nagsabi sa akin na, "Sir, ikaw yung isa sa pinaka worst instructor na nag-handle o nagturo sa amin yung semester." At syempre, nakakagulat. Nung una, medyo kinabahan ako nga disappoint ako. Inisip ko mabuti, bakit kaya nila nasabing ako yung pinaka-worst teacher nila? Nagagawa ko naman yung mga tungkulin ko. Kahit papaano, nadidiscuss ko naman ang maayos yung mga lessons ko. And base naman sa mga exams nila, I'm sure naman na meron silang matutunan. Pero syempre, nahihiya ako magtanong. At alam ko rin namang nahihiya silang magsabi ng dahilan. Pero siguro napag-usapan na nila yan bago pa magsimula yung klase namin kanina or bago pa man siya matapos. At merong isang estudyante na naglakas ng loob para sabihin sa akin yung mga dahilan kung bakit nila nasabing ako ang isa sa pinaka-worst na instructor nila ngayong semester. So sabi nila, ako daw ang pinaka-worst na instructor kasi kahit tapos na yung klase, kahit na halos hating gabi na o kaya madaling araw na, nagre-reply pa rin ako sa mga chat or mga emails nila or text nila at tinutulungan ko pa rin silang sagutin yung mga concern nila or mga questions nila. Ako daw yung pinaka-worst na instructor nila kasi kahit hindi naman tungkol sa subject ko, meron silang tanong, pag meron silang gusto nang dinawin, sinasagot ko pa rin daw. At ayon sa kanila, ako daw yung isa sa pinaka-worst teacher nila kasi mas tinuturuan ko sila ng tungkol sa buhay-buhay kesa sa mga lessons or lecture na nasa PowerPoint o hindi naman kaya galing sa libro. Ako daw yung pinaka-worst instructor nila ngayong taon kasi kahit hindi pa kami nagkikita, personally kasi ng online class lang, pinaparamdam ko daw na concerned daw ako sa kanila. Pinapakita ko daw sa kanila na hindi lang ako basta instructor, kundi pwede rin nila ako maging kaibigan o kaya tropa. Ako daw yung pinaka-worst instructor na nakilala nila kasi parang hindi daw ako marunong magalit. At pinapayagan ko daw silang magpasa kahit late na. Na naiintindihan ko daw minsan kung bakit hindi sila nakapasok sa klase o kung bakit nadidelay yung mga assignments nila o mga activities nila. Worst instructor daw ako kasi sa halip na pagalitan ko sila, pinapangaralan ko sila. Worst instructor daw ako kasi minsan halos naiintindihan ko pa sila kumpara sa mga sarili nilang pamilya, barkada, o hindi naman kaya mga mahal sa buhay. At kaya rin daw ako worst instructor kasi kaya ko silang bigyan ng payo tungkol sa mga personal na buhay nila na kahit hindi naman dapat gawin kasi nga estudyante ko sila, instructor nila ako, pero ginagawa ko pa rin daw. So yun yung mga sinabi sa akin ng mga estudyante ko kanina. Ako daw ang pinaka-worst instructor nila ngayong taon. Matuwa ako. At bigla ako napaisip. Pero hindi ko sinabi sa kanila, syempre. Pero sinabi ko sa sarili ko na buti na lang ako yung pinaka-worst instructor nila. Buti na lang at meron silang nakilala na worst instructor sa college life nila. At sana kahit hindi ko naman sila maging estudyante ulit next semester o sa mga susunod na taon, o sana kahit na maging successful na sila someday, maalala nila na merong isang worst instructor na nakilala sila. Yun lang mga kabirin, gusto ko lang share sa inyo. Maraming salamat.